guys, welcome to my channel. This is Aeson DIY. Ang video episode naman natin ngayon, medyo mag-iiba tayo ng content ngayon. Meron lang akong gusto i-share sa inyo. Gumawa kasi ako ng personalized money gift box na para sa iririgalo namin doon sa mother-in-law ko. So ngayon gusto ko i-share sa inyo kung paano ko siya ginawa. First time kong gumawa ng ganito at itong ginawa ko is sa pansarili kong style. So gusto kong ibahagi sa inyo guys. So okay, so umpisa na po natin. Okay guys, ito yung mga materials na kailanganin natin sa gagawin kong money gift box. So syempre kailanganin natin ng box na may transparent lid. At since makapal itong nabili kong box, dahil wala nga akong mahanap na mas manipis dito, gagamitan ko siya ng foam na tinabas ko na rin eksakto sa sukat ng box para naka-elevate yung mga paper bills natin. Kung wala kayong foam, meron mga other options. Kung meron, pwede naman gamitan ng styro or yung mga lumang cotton and lalagay mo sa loob para naka-elevate yung mga rolled paper bills natin. Alright? At kailangan din natin ng double-sided tape. Itong nabili kong double-sided tape, hindi siya gaano madikit. Para pagka dinikit mo dito yung pera, madali mo siyang tanggalin. Okay? At kailangan din natin ng ribbon. So ang napili kong ribbon dito is gold. Kasi gusto ko yung gold design na ilalagay ko dito sa box. Okay guys, first time kong gawin itong money gift box. So titignan natin kung anong kaya kong gawin dito. So ito yung box. Itong foam na tinabas ko na, ilalagay ko lang sa loob. Ayan. Ayan, kailangan perfect fit siya. Huwag sobra kasi pag sumobra, pangit yung box, bubuka na siya. Alright guys, so ganyan. Okay, so nailagay na natin. So ang una natin gagawin dito guys, ay magro-roll tayo ng mga paper bills. Ito yon. Okay? So sa pagro-roll ng paper bills guys, so kung saan yung gusto nating iharap, ito kasi ang gusto kong iharap, itong may nakalagay na 1,000, mas maganda to eh. So ito, dito ako mag-i-start magro-roll. Okay, ganito. Roll ko siyang ganon. Maliit na pagka-roll. Para hindi siya basta-basta bumuka. Ayan. Tapos, i-roll na ulit natin yung pabila. Pwede ka rin gumamit ng ballpen dito, pero para sa akin, parang mas nadadalian ako dito sa ganito. Okay, so ito na guys. Makikita mo na yung 1,000 na number. Ayan. So hindi siya basta-basta bumuka dahil dalawang beses natin siya ni-roll kabilaan. Okay? Okay guys, so ito na yung lahat ng bills na na-roll ko na siya. Okay, so ngayon i-arrange naman na siya natin dito. So for the meantime, itatabi muna natin siya dito. Okay, so ang gagawin ko dito, tatlong hilera. So parang ganito, tatlong hilera lang. Para makita siya. Tapos may margin mamaya dito din. Kasi nga yung lid natin, may margin siya. Okay? So, lalagyan natin ng double-sided tape. Para didikit yung pera at hindi siya gagalaw. Remind ko lang guys, yung gagamitin yung double-sided tape dito yun, hindi gaano madikit. Para naman hindi mahirapan magtanggal ng paper bills yung pagbibigyan mo nito. Baka kung gagamitan mo ng masyadong madikit, masisira naman yung mga pera. Okay guys, so naisip kong gagawin na lang dito sa mga sides, lalagyan ko na lang siya ng pwede rin kayo maglagay ng mga flowers dito sa mga sides o kaya confetti o kaya kung anong gusto nyo ilagay. Kaya lang dito sa akin, hindi ko na siya nilagyan dahil nga yung mga lid, yung cover niya may margin. So, hindi siya makikita. So, maging useless lang. So, kaya foam na lang ang nilagay ko.
So okay guys, ito na yung finished product na ginawa ko. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Ito, first time ko lang siyang ginawa. Wala pa akong idea kung paano ko siya gagawin. At wala pa rin akong nakita ng ibang mga video, ibang mga tutorials na gumawa nito. Kaya personalized kung, I mean, sarili kong style kung paano ko siya ginawa. So sana may natutunan kayo, may nakuha kayong idea dito sa paggawa ko guys. Okay guys, kung meron pa kayong mga katanungan, any suggestions tungkol dito sa paggawa ng money gift box, pakilagay na lang po sa comment section para po doon sa ibang mga viewers natin. Okay? So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, paki-click na rin yung notification bell. At kung nagustuhan niyo po yung video na ito, paki-like na rin guys. Okay? So yun lang po, maraming salamat muli and see you on my next vlog guys.